And yun na nga, no? Ang gagawin namin ngayon is madami kaming gagawin. Ano? Yun. Dahil sa mag-weekend na, and dahil sa ano, sa may bibisita daw sa kanya mamaya, so ang gagawin namin, meron kaming gagawin. So ako, anong gagawin mo? Ang gagawin ko, yung tinuro sa akin ng ano, ng napakabait na office mate namin si Tita Glo, gagawa ako ng nachos with, hindi ko alam kung ano-anong toppings, dahil hindi ko talaga nabili yung eksaktong toppings na gusto ko. Pero okay na din yun kung ano yung naggawa ko kanina. And ikaw naman, gagawa ako ng spaghetti. Kasi spaghetti lang yung kaya niyang gawin. Oh, hindi ah. Hanggang yun lang talaga yung kaya niyang gawin. Walang silbi! Sino kaya? Walang silbi! So ngayon, kahit konti, ipapakita namin sa inyo kung paano namin gagawin yung mga gagawin namin na dapat ay ginagawa nyo din. Pero guys, sa disclaimer lang, madumi yung kusina namin. Ito kasi hindi naglilinis, hindi nag-aayos. Alam mo na yun. So, syempre dahil kumukulo na nga, di ba? Ilalagay na natin yung noodles. Then, ilalagay niya ng oil. Bakit mo ba nilalagay ng oil? Para yung mga noodles, hindi siya magdikit-dikit. Tapos, lalagyan mo siya ng konting asin para may lasa naman yung noodles, hindi siya matabang. Tapos syempre, hayaan mo na siyang ano, lumambot. Hindi ko alam kung ano, ilang minutes ha, pero inestimate ko lang naman siya kung malambot na. So sarahan na lang muna namin siya. Sinang pangit nun? Hi, vlog. Sinang pangit nun? May dumating na pangit. Ano pangit? So, eto guys yung mga ingredients natin. So, syempre yung una nga is yung noodles. Nandyan na. Yan, kumukulo na siya. Kumukulo na. And then syempre, eto yung Fiesta Sweet Spaghetti Sauce. Tapos ketchup, UFC, Tamis Angham. Then, hindi na ako nang giniling. So, ito na lang yung corned beef. Then, syempre, paminta. Para, diba, pampalasa. Then, bawang. Sibuyas. And, syempre, hotdog. Yan. So, yan. Bakit nga ba ang ginagamit mong spaghetti sauce is yung Fiesta Sweet? Ito kasi yung mura. Isang pack na siya. Na may noodles na, tas may sauce, tas 60 pesos lang siya. Half kilo ata yung noodles. So yun, syempre, since konti nga lang naman yung kakain, so kasya na talaga yun. So doon ka na sa saktong-sakto lang. Habang siya magluluto ng spaghetti, ako naman, gagawa din ako ng sarili kong ano, kung ano-ano. And dahil nga sa may tinuro sa akin yung ka-office mate namin, shout out kay Tita Glo na lagi kaming inaalagaan, lagi kaming pinagluluto sa office. Nachos ang i-serve ko ngayon. Ito, nabibili ko to sa Nachos King kasi may malapit dito sa amin. Kaya ito ang naisip kong gawin ngayon. Ang mga halo nito, unang-una, ito lang talaga yung nakita ko sa market dito sa amin. McCormick Taco Seasoning Mix. Pangalawa, yun nga pala, beef nga pala dapat yung ginagamit. Kaso dito kasi sa palengke namin, walang beef. So ang gagamitin ko lang, pork giniling. Shoutout sa mga kagawad dyan. Walang yung mga SK natin dyan, wala pong beef sa market. SK, bakit nga ba walang beef sa market natin dito? Hindi ko to barangay. Susunod na gagamitin ko ay white onions. Siyempre, kamatis. Kamatis, gagawin kayo hiwa-hiwa, hindi natin na malilit yan. Bumili din ako ng cheese kasi lalagyan natin ng cheese yon. Yung parang ginaganon-ganon na cheese. Ang last, meron nga pala dapat akong ilalagay pa yung lettuce. Kaya lang kanina, yung market na naman namin, wala akong makitang lettuce. Ito, nahiwa ko na yung hotdog. Tapos, ito namang bawang.
Yung sa akin nga din pala, may iluluto din ako. Iluluto ko nga din pala yung pork. So yun, hindi lang pala siya magluluto. Kala ko, wala na akong gagawin. Ano na ang update yan sa iluluto mo? Yan, ano na siya. Malambot na. Nahiwa ko na siya, tapos siya din maghiwa nito. Tapos nakalimutan ko guys, no, iradagdag din natin tong Eden cheese. Di ba? Para pampalasa sa spaghetti. Ito, hindi ko nga alam pala siya, alam kung paano lulutuin. Merong pachamba na lang. Wala kasi yung maliit na lutuan eh. Basta papabrown lang natin ng konti yan. Direkta. Oil kagad, wala nang gisa-gisa. Ang sabi dito, ititimpla mo muna daw to. Tapos lalagyan ng tubig. So yun, ganun muna gagawin natin habang inaano ko yan. Ibig sabihin pa ang uubusin ko to. Grabe naman. Tama lang, ganyan lang. So habang niluluto natin yun, iahalo natin to, try lang. Yan, Eden cheese na yan, iahalo natin yun mamaya doon. Pero ang gagawin natin guys, yung nachos kasi, di ba pag umu-order ka kasi ng nachos, parang nandun yung nachos, inahalo na lahat. So hindi ganun yung gagawin natin kasi hindi halo, ay hindi yun ano, hindi pantay-pantay yung mga flavor nun. So ang gagawin natin, separate lang sila lahat. So dahil brown na siya, iahalo na natin yung taco seasoning mix. Pero, kailangan natin i-drain yung oil. Iahalo na natin ang ating seasoning mix. Yun! And then, isi-simmer natin siya guys. Hanggang ma-absorb niya yung seasoning. Durang! Yan na ang ating pork. So yan ha, ready na yung nachos natin ha. So hindi talaga natin pag-ahalu-haluin yan. So, talagang hiwa-hiwala yan kasi syempre, pagkuha mo ng isang nachos, iba isang galon, tsaka mo siya lalagyan ng mga halo. Then, ito, anong gagawin natin dito mamaya? Yung ginaganon-ganon, na magiging siyang pinong cheese. So, masarap siya. Then, wala tayong nakitang sour cream na ano, dip dito sa market. So, ang gagamitin na lang natin ay mayonnaise. Paano ko niluluto yung spaghetti. Muna natin siya ng oil kasi nga, igigisa natin yung hotdog tsaka corned beef. Ay, kailangan natin unahin yung bawang. Siyempre, pag medyo nagbo-brown na siya, lagay mo na din yung sibuyas. Medyo nagbo-brown naman na siya. Pwede na natin ilagay yung hotdog. So guys, no, medyo nagiging ano na din siya, luto na. So next na natin ilalagay yung corned beef. Kung nasa inyo naman kung anong gusto nyo ilagay, yung iba nilalagay giniling. Yung iba naman, pwede ng corned beef. So yan, no, pwede na natin din siyang lagyan ng spaghetti sauce. Tapos nilalagyan din siya ng konting water. So lalagyan na natin siya ng cheese para at least matunaw siya agad. Nasa iyo din kung anong gusto mo ilagay, pero ako ang nilalagay ko, ketchup. Tapos lagyan na din natin ng paminta.
pang contrast sa matamis. Maratin. Sarap. So ayan, nakikita nyo naman, no, yung mga hinandaan natin. Yan. Actually, yung spaghetti na to, madami pa yan. Ginawa lang namin ng ganyan para may presentation. So ayan, itatest natin yung nachos na ginawa natin. So kaya mas gusto ko na hiwa-hiwala yung ingredient. Punong-puno siya ng sangkap at maganda yung pagkakahalo. So syempre, una natin yung nachos. Yan, nachos. Lalagyan natin yung pork natin. Syempre, ikaw yung mag-decide kung gaano kadami yung malalagay mo, di ba? Depende sa gusto mong halo. So, lalagyan ko din ng kamatis. Nalagyan natin ng kamatis. And, syempre, yung ating white onion. Yan. And then, syempre, pwede pa natin lagyan ng cheese. Nalagyan ko na siya ng cheese. So, ngayon, lalagyan ko siya ng mayonnaise. You know? So, kita nyo naman yan, guys. Kita nyo yan, di ba? Kitang-kita nyo naman. Yan ang ating nachos. Napakasarap yan. Sayang nga lang, wala nung lettuce. Pero, okay na din yan. Sarap! Sarap, guys! So yun, panalong-panalo. Napakasarap nung niluto natin. Ay, yung ginawa pala natin. Sarap! So yun, tapos na natin! Nakapagluto na kami. Nakapaghanda na kami ng nachos. Nakapaghanda na ng spaghetti. Na-ready na yung mga sangkap. Para kay Thank you! Sana nakatulong sa inyo, no? Kung paano namin ginawa yung spaghetti at yung nachos. And sa mga bagong ano pa rin nagko-comment kasi sa vlog namin. Shoutout nga pala sa inyo yung mga nanonood dyan tsaka yung mga sumusuporta. Mag-like, mag-subscribe, mag-comment, and share! Dito na nagtatapos tong video na to. Sa pagluluto. And dahil kakain na din muna kami. So, dahil ako, na! Ano na ba? 7:30 na. Hindi pa ako nagbe-breakfast. 7:30 na ang gabi. So hanggang doon na lang muna yung vlog na to. Abangan nyo yung mga susunod na vlog namin dahil meron pa. And Babu! Babu!